relevant sa pastor. It could be about time or love na relevant sa pastor. Sorry po. Any Christmas message? May it be for family, for yourself, for others? Siguro po unahin ko yung message for the family. Kaya nga po nang sabi ko kanina, lalo po ngayong per months, lahat tayo busy kumayod para sa Pasko marami tayong handa at para marami tayong makakain or mapupunta na mapapasyalan. Para po sa mga pamilya ngayon, ang mensahe ko sa inyo para ngayong Pasko eh, sana buo po kayo, sana buo po tayong lahat ngayong Pasko. Sana masaya tayo nagsasalo-salo, sana mabalik natin yung nostalgic feeling ng kapaskuhan. Lalo kapag ka lahat tayo nagsasama-sama tapos as in sinicelebrate lang talaga natin mga palaro, yung mga agawang panyo. Kasi pansin ko po sa mga bata ngayon, lahat naka-iPad na eh. Nawawala yung talagang quality time with your family, with your loved ones. And siguro sa mga may special someone dyan, I think this is the perfect time na dalihin nyo yung girlfriend or boyfriend nyo or puna sa ligawang stage kayo. Kasi ano siya, ang my future you, hindi siya namimili ng tao. It's for everyone po talaga. Mas masaya siyang panoorin ng kasama mo yung mahal mo sa buhay kaysa sa napag-iisa ka. Kasi parang yung love na nanggagaling dun sa pelikula namin, gusto namin mahawakan din kayo at ipasa yung love na yun sa mga mahal nyo sa buhay. Kasi sa pelikula po namin, hindi lang naman romance ang gusto namin ikwento eh. Ito ay about sa, gaya ng sabi ni Seth, ang pagiging kontento sa pamilya or sa kung anong meron ka ngayon, yung pagpapahalaga sa present time. Yung wala ka nang ibang hihilingin pa kasi kontento ka na at grateful ka sa kung anong binigay sa'yo ng Diyos ngayon. So, ang sa akin lang, ang pinakamensahe ko sa inyong lahat, sana kasama niyo ang mga mahal niyo sa buhay ngayong Pasko at sama-sama kayo nagsasalo-salo sa Noche Buena. Thank you, Chin. Advance Merry Christmas. Thank you. Si Seth, ikaw, Christmas message. Ano ang kadikit na salita ng Pasko? Pamilya. Walang ihigit sa Pasko pag masaya ang pamilya. Wala ka ng ibang hihilingin pa kapag masaya ang pamilya mo. Wala na sa mundong ito, wala ka ng hihilingin pa ng iba kapag masaya po ang pamilya mo. At buo, kumpleto, ligtas. At gaya po ng sinabi ko, ang message talaga ng pelikula ng ito, eh, ang pamilya, pwede mo makuha yan sa kaibigan, pwede mo makuha yan sa katrabaho, pwede mo yan makuha sa, ano ba, sa, sa mahal mo sa buhay. Minsan nga sa strangers, diba? You find family, diba? With strangers. Sa mga tambay, pwede ka makakuha ng pamilya. Ha? Lahat, at yung pagmamahal po yun. At yung pagiging kontento sa pamilya, napakalaking bagay nito na, napakalaking bagay na kontento ka sa pamilya. Wala kang hinihiling na iba. At yung pamilya mo, kontento rin, nararamdaman mo rin sa kanila na kontento rin sila sa kung anong meron kayo. Right. Kasi ang hirap naman no, na kontento ka pero bakit sila hindi kontento? Diba? Nakikita mo na kontento ako, pero parang kayo naghahanap kayo, may kulang ba? Pero ang sarap sa pakiramdam na okay ka, tapos nakikita mo na okay din sila. Napakalaking bonus na yun. At sa pelikulang to, makikita nyo po yun. Makikita nyo yun. Lalo na sa karakter ni Lex, na
walang ibang hiniling ang magulang dito ni Lex kung hindi maging masaya si Lex. Maging matupad niya ang pangarap niya, maging masaya siya sa buhay. Napaka-supportive ng pamilya dito ni Lex. At kapag pinanood to, marirealize din ng mga kabataan na yung magulang natin, isa lang naman ang gusto sa atin. Maging successful tayo sa buhay. Yung mga nangyari sa kanila, sana hindi mangyari sa atin. Kanya-kanyang paraan ang bawat magulang kung paano nila ipapakilala ang mundo sa kanilang anak. Ang mundo ay napaka mapalaki. So lahat ng magulang, iba-iba ang way nila para ipakita ang pagmamahal, ipakilala ang mundo sa bawat anak. Pero walang magulang, naniniwala pa rin ako na bandang huli, walang magulang ang hindi nakakaramdam ng konting biro kapag nasasaktan ang anak nila. Walang magulang, kahit pa konti lang yan, katiting lang yan, nasaktan pa rin ang magulang. At yun ang message nito, maging kontento tayo, maging pahalagahan natin kung ano meron tayo, maging grateful, paano ba? Masaya lang po, yun ang masasabi. Alright, we're down to our last three questions. Gorgie Rula, Adam Jones, and Bix Almacen. Gorgie, good afternoon. May tanong ako questions ng Prof. Cedric. Una, I remember your last, kung tama po ako, no, yung last MMFF entry mo, you write about love. I think first time na umarte ni Constantino at napa best supporting actress ko pa siya doon, di ba? Direct, dito, so dito naman po sa My Future You, ano mo ang may expect namin dito sa concert? Nahirapan ka ba? Or sa pagpapaarte sa kanila, na lalabas sila doon sa pelikulang ito, doon sa role na ginampanan nila, not as Francet. Hindi, pag pinanood niyo yung My Future You, hindi niyo makikita si Seth Fidelin or si Francine. Sila si Dex. Tsaka si Karen. Ako kasi as director, hindi uubra sa akin na hindi mo mani-deliver the emotion and everything sa eksena. Papantayan ko talaga siya. And in that sense, hindi ako nahirap. They are very natural actors. Meron silang sariling atake. Wala eh. Effortless eh. Very natural eh. Yung hindi lumabas yung pagka-Francet. Wala. Totally wala talaga. Ibang-iba. Iba sa ginagawa ni Chin sa ginagawa niya sa television. Iba rin sa ginagawa ni Seth. Totally different character din kasi. Ibang-iba talaga. So, Adarek, mas napakita namin yung kaya namin. Yes. Kasi dito na sa My Future You, bida po kami. As in, may role talaga siya. Lead role. So, mas napakita namin, nagkaroon kami ng chance na ipakita yung pag-ibig namin sa pag-arte. And I'm thankful for that. Tsaka ang mahalaga din kasi sa isang pelikula, when you watch a film, is sumasabay ka sa characters as you go along. Isasabay ka nila sa kwento. And yun yung nagawa nila. You sympathize with them, you understand with them, ibig sabihin, nagawa nila yung job nila ng tao, as actors. Matitindi mga veteran actors ang makakalaban. Oo naman. Alam mo natin lahat. So, Francine and Seth, may particular scene ba dito? O anong mga eksenang medyo nahirapan kayo? Or naging madali sa inyo dahil nakarelate kayo dun sa eksenang ginawa niyo? Bilang artista po, aktor, bilang aktor, may mga timing po talaga na, kasi sa bawat role, naniniwala ako rin, na sa bawat ginagampanan mo po, meron kang piece ng sarili mo na ia-apply mo dun sa karakter na yun.
meron at meron. Kasi pag wala, paano? Hindi siya gagana. Meron at meron kang karanasan sa buhay mo na parehas kayo ng karakter mo. Maintindi kita at maintindi ko yun. Doon na mangyayari yung magic. Pero hindi maiiwasan na hindi na, kumbaga parang yung system mo as an actor, kumbaga yung internal mo, mahihirapan kang i-channel yun sa karakter na yun. So meron may mga tayo na may time sa mga mahihirapan ka sa pag-arte, mahihirapan ka sa emosyon, kaya nagmamatter din po ang napaka-importante rin ng co-actor. Napaka-importante po ng co-actor. Kasi important mo is acting is reacting mo. Kung ang binato sa'yo ganun, tapos ang reaction mo ganito, kung makakalaman mo, ba't naging ganyan siya? Ay ganito. Diba? So, kailangan talaga brainstorm. Kailangan talaga cooperate. Kailangan talaga pagdating sa set, ano kayo, kailangan pa paliksahan kayo. Kumbaga, oh, sige, bumulating ka to sa gagawin mo, titignan ko kung anong reaction mo. So, ginahero si Francine. Wala ko tayong magugulatan. Natutunan po natin yun sa Dirty Linen. Kasi sa Dirty Linen, nagkakaroon kami ng mga... Okay, ha? Pustahan tayo, ha? Kung sino magkamali. So, kanya-kanya kami isip ng mga... ano namin, tirada namin sa mga linya. So, pag... Uy! Napagulat. Diba? Kailangan ma-react mo yun agad. So, yun ang nakatulong din sa amin ni Chin. Pero sometimes, hindi mo maiwasan na pag wala na mapagod ka, pag wala ka sa kondisyon. Pero kahit mapagod ka, wala ka sa kondisyon, meron mga eksena makakatulong yun. So, pagalingan na lang mag-channel, pagalingan na lang mag-magic. Lahat ng artista meron yung method. Lahat yan, magkakaiba ng diskarte. Pwede yung diskarte ng isang artista, hindi mag-work sa'yo. Kailangan mong hanapin yung kiliti mo. Tapos pag nahanap mo yung kiliti mo, kaya mo na yung ikabit-gabit lahat. Pero si Francine ba, paano mo nasaluyo? Pag ginugunan ka ni Seth paano ang response mo doon? Yung sinasabi niya nagugulat ka, ano ang response mo doon? Nasasalo mo naman agad. Depende po eh. Sa ngayon po kasi medyo nababasa namin yung gawin ng isa't isa. So, kapag bago siya may gawin or let's say kung active na po yun, dapat pabilis din ako kasi mabilis kumantarutak nito eh. So, pagka nagbigay na siya, dapat mabilis din ako. So, ganun lang po. I think the mirror na rin alam namin yung sa isa't isa. Meron pala, di ba, direct meron tayong ulit dyan isang eksena. May isang inulit kami na eksena dyan. Eksena ko. Kasi umaga pa lang, first scene, dramatic na. Tapos nagawa niya ng take one, na even ako, umiiyak ako sa monitor na pinapanood ko. And then, last sequence naman, iiyak ulit siya. Walang lumabas na luha. Saka late na rin kasi, late na. Walang lumabas na luha talaga. Tapos sabi ko kay Seth, nakita kumate. Saka sabi ko kay Direk, nanuusap po ako, Direk, gawin natin to sa... Sabi naman ni Direk, okay, gawin natin yan para mas alam ko meron ka pa. Meron ka pa, hindi yan yung kaya mong gawin. Ituloy natin yan next shooting day, i-reshoot natin. Nung nireshoot namin... Perfect. Okay. Yun po. Last na lang, Direk. So tingin niyo po ano ang future ng My Future You sa Film Fest, considering na... Well, hindi naman talaga ito ginawa intended for MMFF, di po ba? Ang manilang mga kalaban ay talagang pang film fest nung ginawa nila yun at alam naman nila yun na para talaga sa MMFF. So tingin nyo, ano po ang laban ng pelikula nito? Honestly, medyo mabigat yung labanan. Kasi karamihan ng entries, mga director ko dati, Direk Chito, Aiden for the Direk Chito, Pepe Jokno, Aiden Yaco, Jun Lana, script ko niya ako dati, si Dal Villegas, Aiden niya ako dati. I mean, karamihan ng mga... Tapos paano, Direk, pag natalo mo sila? Ayokong isipin niyon, kasi mga mentors ko sila, kung ano ako ngayon ay dahil sa kanila. Natutuwa lang ako sa ideyang
magkakasama kami sa isang festival to celebrate film. Actually, ang ini-excite ko sa awards night is makita sila. Kasi ang tagal ko na lang hindi nakikita. Even sila Ate V, sila Juday, mga naging artista ko nung ini pa ako. Doon ako mas nai-excite. More than the competition. I mean, blessing na lang ni Lord kung meron. Pero for me, the awards night is just a celebration ng mga filmmakers na magkakasama that night to celebrate films. Doon ko siya kinitingnan. Good luck, guys. Salamat, salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Gorgy. Last two questions. Alan Jones this time. May isi lang yung question ko. Pwede kayo mag-holding hands. Sabi ko sinasagot niyo yung question. Galing sasagot niyo kanina yung ano yung tanong ko. Seth, sabi mo kanina yung parang taong gusto mong maging part of future mo, parang mukhang malapit na. Sabi mo, di ba? Parang malapit na feeling mo. Diretsuhan na. Si Francine ba yun? Opo. Wow! Ang bilis! Bakit mo nasabi, ano, Seth, na mukhang malapit na? Hindi. Bakit ko nasabing malapit na? Kasi hindi na ako lalayo eh. Hindi na ako lalayo, pero may isang pangako lang akong dapat ko siguro ito pa rin. Yung pangako ko sa magulang ni Francine. Alam naman po natin na hindi biro ang samahan namin. Hindi biro na bawiin ang diwala ng magulang ni Francine. Hindi po biro ang pinagdaanan ko na makaabot ulit dito sa nanahawakan ko yung kamay ni Francine. Hindi po biro. At yun ang goal ko na ayoko pong gusto ko na maramdaman nila kung dati ito na safe na nila sa akin. Safe si Francine sa akin, yun ang gusto kong maramdaman. At kaya ko nasabing malapit na eh. Nabuko. Yun na lang yung parang kailangan kong daw para masabi ko na nandito na siya. So, anong kailangan ko? Lakas ng loob, paninindigan, tapang, and respeto, pagmamahal. At yung mga bagay na yun, hindi mo yung makukuha ng isang araw, isang buwan. Kasi malaking pogi points kapag kakampi ko ang magulang eh. Malaking pogi points kapag mahal ako ng magulang. So yun ang plano ko talaga. Yun po. Wow! Okay. So, reaction mo muna doon, ano, Francine, bago doon sa tanong ko sa'yo. Mag-react mo pa sa sinabi ni Seth. Oh my God. Hindi ko mahanap yung tamang kasi, totoo po, kung nasan kami na yun, hindi po namin yun minadali talaga. Kung pwede lang talaga, kung kaya lang namin ma-explain yung mga napagdaanan po namin para makapag-audience kami dito. Ako po, grateful po ako na meron akong set sa buhay ko. Hindi po kasi biro yung bigyan ka ng Diyos na someone na matatawa kong best friend. Tapos na, ayaw ka lang. Guys, hindi talaga biro. Alam naman po natin yan. Lalo na ng mga nakaraan, hindi biro. Hindi po biro na bawiin ang tiwala ng magulang ni Francine at ni Francine. Hindi po biro yun. Sobra ko pong ginalingan. Alam ko kulang pa. Alam ko meron pa akong kayang magawa. Alam ko na meron pa akong kayang ibigay. And yun yung gusto ko. Para pagdating ng panahon, ano man ang mangyari, mahal nila ako. Kahit anong mangyari, mahal nila ako. Yun ang plano ko. Kaya pag tinatanong kami, kayo na eh. Hindi naman kayo na.
Hindi po biro, guys. Hindi po biro na kami agad. Insane. So, pwede mo sabihin, Seth, na tinatrabaho mo pa para maging opo, kayo? Opo, opo. Matagal po ito, matagal. Hindi siya isang buwan, hindi siya ganyan. At di ako nagmamadali. Hindi kami nagmamadali. Okay kami ng magulang ni Francine nila dito, tita. Okay din sila mama kay Francine. Okay kami doon. Diba? Nakakadalaw po ako sa bahay nila. Pinapayagan ako nila tito, tita na ihati, isunduin siya sa school. So, okay, basta oras, set, uwi. Set ng oras, dito si Chino. Okay. Di ba? Wala sa isip namin na madaliin ang mga bagay-bagay, pressure ng mga sarili namin, na magmahal, na mag-commit, na mag-ganyan. Pero, hindi ibig sabihin na ganyan lang kami, sisirain ko yung tiwala ni Francine. No, binubuo ko nga ang tiwala ni Francine. Kaya kahit ganito kami, may make sure ko na yung trust namin sa isa't isa, malakas yan, na kahit sino, hindi yan gaya sila. Yun ang gusto ko. Pagdating ng mga pang taon, yung trust namin, malakas. Yun, maraming taong nakaalalay sa amin. Yun po. Ganda. Hindi, pero ito last na for Francine talaga. Kasi, vaccine ito sa sagot mo kanina. Sabi mo, meron kang tao na gusto mo. Diba? Nung sasagot mo kanina, doon sa future, ganyan-ganyan. So, diretsuhan din. Si Setkin ba yun? Yung tao na gusto mo? Yes. Pwede na ulit mag-holding hands, ah. Kasi yung tanong mo po. Oo nga. Inuha ko lang naman yung sa mga sagot niyo, ha? In fairness, yung tanong ko. Galing din sa inyo yun. Thank you for the answer. Salamat. Salamat. Thank you, Alan. Down to our last question, si Bix. Hi, President Seth. Congratulations sa Round 2. So, ibig sabihin ba, pagkatapos ng Metro Manila Philippines, ready ka na, Seth, mamuli daw kayo, President? Wala po akong pagkukongreto na kung maliligaw na ako next year, eh. Ligaw, parang wala pa po sa isip ko ng ligaw, pero siguro paraan ko to pre-ligaw. Parang ganun siya. Parang mas ligaw sa magulang kaysa ligaw kay Francine. At pag tumating yung ligaw, talagang manliligaw ako. Mapapadali na lang yung trabaho ko, di ba? Baka mamaya, pwede ba manligaw? Ang sagot, oo na agad, di ba? Alam mo yun na, yung nag-i-invest muna ako, kumbaga na, parang, yung matinding support sa likod ko is yung magulang ni Francine. Diba? Mismong, ang sabi kaya sa pakinggan bilang lalaki na magulang ng babae, sasabihin na, asan si Seth? Ba't di mo kasama si Seth? Oh, pumunta kayo dito ni Seth, diba? Na hinahanap yung presensya mo. Napakasarap nun sa pakiramdam bilang isang lalaki na ang magulang ng babae na mag-presensya mo. So kung yung ligaw-ligaw na yun, hindi pa talaga ligaw-ligaw, tapos pagkatas ng ligaw, commitment na tayo na. Hindi po ganun. Wala pa ako sa ganung estado. Parang hindi pa buo. Hindi pa buo, para sa tingin ko, may kulang pa sa akin bago ako humarap kay Francine at sabihin na gano'n. Gusto ko buong buo ako. Gusto ko walang kulang sa akin, gusto ko ganyan. Kung hindi ko sinasabi magiging perfect ako. Pero gusto ko na pag humarap ako kay Francine at sabihin na maniga, there's no turning back. Gusto ko pag sinabi ko yun, period. No marriage. Parang ganun po. Pero Francine, para sa'yo, kailan yung tamang panahon pa ligawan ka ni Seth? Yun? Okay.
una sa lahat, bakit naniligaw? Diba, to win a girl's heart, sabi nga nila. Para sa akin, wala namang timeline yun eh. Gaya ng pag nagkakagusto tayo sa isang tao, diba? Hindi naman natin pinaplano na ay magiging crush ko siya. Hindi naman natin pinaplano sino magiging endgame natin eh. Once na ma-feel mo na I think it's the right time, then go for it. Lalo sa panahon ngayon, ako, naiisip ko na parang ang bilis ng takbo ng oras. Parang kahapon ang nalubang sa phone pa rin ngayon. Nasa media ko na kami at sumasagot ng mga tanong po ninyo. Kaya para sa akin, parang sa loob ng kahit na isang minuto, lang ang daming pwedeng mangyari agad. Kaya kung tingin mo na, at kasi pag na-feel mo, ito na yung tamang oras at wala namang masama sa gagawin ko, then why not? Go for it. There's no timeline naman na pagdating sa love eh. Pag naramdaman mo, ayun na yun. There's no turning back. Deserve po ni Francine pag manali siya sa so yes. Alam po yung tanong. Aaminin niyo ba sa publiko? Papa billboard ko. Oo naman po. Kung mangyari man po, oo naman po. Pero hindi po ibig sabihin na porket aaminin or inamin in the future, if ever, eh, kakayaan na rin po na maging curious ang mga tao sa kung anong meron kami in the future. Kasi sa akin po, kapag na sinabing love niyo ang isa't isa, dapat protected niyo yung meron kayo eh. Kung ako po, kung magiging girlfriend ako in the future, ayoko po may mag-inialam doon. Gusto ko pong pangalagahan. Kaya, yun po. And maraming salamat Francine, Seth, Mosa, and Chris for candidly answering our questions. This is Colin First, our Executive Vice President for Regal Entertainment, Sir Keith Monteverde! Sir Keith! Let's invite Sir Keith here on stage to share a few words because this is an exciting project and offering of Regal Entertainment ngayong Christmas Day. It has always been a tradition. Ano po, hindi na ko kompleto ang MMFF pag walang movie from Regal Entertainment. Sir Chris! Sir Keith! Sorry! With Direct Chris. Ayun. Sir Keith, go ahead. Yeah, first of all, thank you so much for coming. It's always nice to see familiar faces and I hope you enjoyed the trailer for